kailangan natin tandaan. Kahit na pagkagising mo, maingay sa iyong kapaligiran. Makita mo ang dumi-dumi ng harap ng bahay mo. Pwede mo pa rin piliin na umiti. Hindi po ba? Kahit na pag kumakain kayo, sinasabi ng asawa mo, yung mga utang, kailangan bayaran, tapos humihingi pa ang iyong mga anak ng baon, sinasabi may project sila. Pwede kang mainis, pwede kang magalit, pero pwede mo rin piliin na maging masaya. Hindi po ba? O kaya naman, pag ikaw ay nakasakay sa jeep, nagko-commute, pwede ka rin mainis, pwede ka rin magalit. Dahil napaka-alikabok, pinagpapawisan ka, nagsisiksikan kayo dun sa inyong sasakyan. Pero sa iyong kalooban, pwede kang magdasal, pwede mong piliin maging masaya. Ganyan din kung ikaw ay may sakit. Pwede kang mainis, magalit sa Diyos. Pwede mong murahin ang mga tao nag-aalaga sa iyo. Pero pwede mo rin piliin na maging masaya. Remember that pain is mandatory in life, but suffering is optional. Ang sakit, kasama yan sa buhay. Pero ang pagdurusa, pwede natin yang iwan. Pwede natin yang bitawan. Tandaan niyo po yun. We can always choose to be happy, and we can always pray to receive the grace of joy, the gift of the Holy Spirit, which is joy. Yun yung tanong eh, paano ba matuwa? Alam natin kung paano maging masaya, pero paano ba matuwa? Paano makatanggap nitong regalo galing sa Diyos? Dalawang bagay lang po, huwag niyo pong kakalimutan. Una, buksan mo ang iyong sarili palagi sa Diyos. Open yourself to God. Huwag mong ilalayo ang sarili mo sa Diyos. Huwag mong isasarang iyong isip at puso sa Diyos. Be open always. Be aware. Be conscious that God is always with you. Hindi ka makakatanggap ng tuwa sa Diyos kung hindi mo pinapansin at kung hindi ka mulat na nandyan pala ang Diyos sa iyong tabi. Hindi po ba? But secondly, to receive the gift of joy, you must be kind. Maging mabait ka lang. Maging mabuti ka lang. Sino po yung mga binibigyan nyo ng regalo? Di ba yung mga mabubuti sa atin? Di ba yung mga mababait sa atin? May mga nagtatanong sa Home for the Aged. Bakit daw po yung mga ibang matatanda na nandoon po sa tahanan kung saan iniwan yung mga matatanda? Hindi daw po binibisita ng kanila mga anak. Alam niyo po, yung mga nagtatrabaho sa Home for the Aged, tinignan nila yung buhay, ugali ng mga matatanda. At ito po yung nakita nila. Hindi naman po lahat ng mga matatanda na nasa Home for the Aged, kinalimutan na. Meron po nilagay sa Home for the Aged kasi busy yung mga anak. Hindi nila kayang iwanan na lang sa bahay yung kanilang mga matatanda. Kung hindi, baka ma-aksidente sila, baka lalo pa silang masaktan, magkasakit, baka lalo silang mapabayaan. Pero may napansin po sila, sino yung mga matatanda na hindi binibisitahan o hindi man tinitignan o hindi man pinapansin ng kanilang mga anak? Yun yung mga matatanda ang sama-sama ng ugali nila. Bakit nagtataka sila, hindi sila tinitignan, hindi sila binibisitahan ng kanilang mga anak? Eh dahil masama nga ang ugali nila eh. Bakit mo bibigyan ng regalong isang tao ang sama-sama niya sa iyo? Yung naaalala natin, yung binibigyan natin ng regalo, hindi po ba? Yung mga mabubuti sa atin. Naghihintay ka, bigyan ka ng regalo, maging mabuti sila sa iyo. Eh ikaw mismo, hindi ka nga mabuti sa ibang tao eh. Hindi po ba nakakatawa yon? Gusto mo mabait sila sa iyo, pero ikaw, hindi ka mabait sa kanila. Kung gusto mong makatanggap ng mabuti, umpisahan mo, maging mabuti ka muna. Amen? And if you want to receive the gift of joy, be kind. Be good to people. Be good to God. Follow God's will. Be faithful to God. Amen? Meron pong isang tumawag sa akin, nagpapa-counseling. Sabi po niya, iniwan po siya ng kanyang asawa. Single mother. Kung kailan siya iniwan ng asawa niya, ilang buwan lang, nalaman po niya meron siyang cancer, brain tumor. Habang kinakwento po niya, naluha po ako. Napaiyak po ako. Kasi ini-imagine ko po, eh kung ako yon, ang hirap, ang sakit, hindi po ba? Mag-isa ka na nga, pagkatapos magkakaroon ka pa ng malala, grabing sakit. Pero alam niyo po,
bilib na bilib ako dito sa tumawag sa akin. Dito po sa nagpapa-counseling. Bakit? Hindi ko man po naririnig dun sa boses niya na nalulungkot siya. Napakatatag, napakalakas ng kanyang boses. Kaya nga ako po naniniwala ako kung kaya tayong bigyan ng malaking pagsubok ng Diyos, kaya din tayong bigyan ng malaking ginhawa ng Diyos. Amen? And trust in that. If we can receive bad things from God, and what for? Para saan ang mga masasakit, masasamang bagay na ito? Binibigyan tayo ng aral. If we can receive bad things from the Lord, trust, have faith, we can also receive great things from God. At isa sa mga pinakamalaki at magandang grasya at regalong matatanggap natin sa Diyos ay ang tuwa.